Payat. Hirap kumilos at madalas na nakahiga ang 82 taong gulang na si Aling Densya. Nakatira siya sa kamarin. Mag-isa lang siya sa bahay. Yung buong buhay niya mula nung mga bata kami. Yung kalagayan niya, dahil kami na ganito na yung ano namin estado, may kanya-kanya na kaming pamilya. So hindi namin alam kung ano yung nangyayari doon kasi sanay na rin kami na ganun siya araw-araw. Sanay naman daw talagang mag-isa si Aling Densya na nooy nakapagtrabaho pa bilang factory worker at street sweeper. Habang tumatagal at tumatanda, isa raw sa napabayaan ni Densya ay ang kanyang kalusugan. May 2019 na magpatingin sa doktor si Lola Densya. Dito na nalamang may enlargement of the heart siya. May tubig din ang kanyang baga. Yung hinihingal ako, yung ano, na mamaga ang kabilang puso ko, baga ko magkakaroon ng tubig, yung mata ko lumalabok. Ayun naman, Almoranas naman, hirap din ako dumumi. Pero ang paghihirap ni Aling Densya, mas dumoble daw dahil sa bukol na tumubo sa kanyang ari. Pagbaba niya nga ng tricycle na may dala-dala siyang mga paninda, pansin niya na basa siya. Hindi naman dugo o ano, tubig. Kasi sabi nila, sakwan na nga daw yun, sa yung mabigat na dala. May lumalabas na sakwan ko, sa puwet ko, pero hindi ko ang tubig. Ang una talagang naramdaman ko, ito na lumabas nung... Pero huli na yung bukol nga. Dati yung bukol, parang... umiipon din ng kwano, yung ihi. Habang lumalaki, yun din kalusugan niya dito sa ano niya, nagkakaroon din ng paiba-iba na rin siya ng ano. Minsan may parang ang tawag doon hapo eh. Pero dahil kulang sa pera, hindi sigurado kung ano talaga ang magana tumubo sa kanya. Pwede sana yung mabigay yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nandoon na bukol sa kanya, kung ayun ba ay ganito o ganyan or malignant or ganito. Hindi naman po natin sinasabing ganon. Dahil sa nalamang kondisyon ni Lola Densya, ang OB gynecologist at Pinoy MD host na si Dr. Q to the rescue. So ayon dito sa record ni Aling Densya, siya ay 82 years old, na wala siyang anak, siya po ay single, pero nagkakaroon po siya ng problema doon sa kanyang reproductive system, maliban po doon sa problema niya sa baga at saka sa puso. Good morning po, si Dr. Kilia Morpaco, Dr. Q ng Pinoy MD. Saan po ang ating pasyente? Pupuntahan po natin. Nakakalakad po ba si Aling Densya? Nakakalakad po siya. Sige po. Kayo, Aling Densya. Dahan-dahan lang po. Sandal po kayo. Yun. Ano po ang naging problema, Aling Densya? Katawan ko. Mm-hmm. Tatlo dito ngayon ang kwan ko na sakit eh. Ano po yung unang problema na lumabas? Almoranas. Sa Almoranas po. Sumunod. Nahirapan po kayong dumumi kung nung nagka-Almoranas kayo? Oo, masakit. Hingi po natin yung likod ninyo. Hinga po kayo na malalim. Yung puso po ninyo, pakinggan po natin. Itaas lang po natin itong paano niya, Aling Densya. Masakit po ba yung bukol pag kayo po ay umuupo o naglalakad? Hindi ngayon, hindi yung Almoranas na masakit. Yung Almoranas lang masakit. So, tingin ko po yung matres po ninyo na doon po sa loob ay bumabagsak doon sa labas ng puwerta. Okay. Nangyayari po yan, Aling Densya, madalas sa mga babaeng marami ng anak. Kayo po, wala pa kayong anak. Yung last check-up niyo po, Doc, yan po lahat yung okay, So may mga
gamot po siya na hindi na po kailangan inumin. Basta huwag pong kaligtaan yung mga gamot po niya. Kung ano yung schedule, ibibigay po kaagad yung mga gamot niya. So, pag manas siya, Doc, bibili kami ito po, nito. Ito po, opo. Aling din siya, ganito po kasi yon. Eh, hindi naman po namin kayo madadala sa ospital kasi nga po hindi kaya ng baga ninyo tsaka puso pa. So sa ngayon po, abang dito kayo sa bahay ninyo, may konting regalo po sa inyo ang Pinoy MD. Bukod sa personal na pagbisita ni Dr. Q, nagbigay din ng tulong ang Pinoy MD para kay Aling Densya. Salamat, Doc. Sana, Doc. Pagdating ng oras, makarecover ako ng matanggal itong phone ko. Basta magtiwala po tayo at siyempre, kailangan pong malakas yung katawan ninyo, kumain kayo ng marami. Base sa pagsusuri ni Dr. Q, ang sakit ni Aling Densya ay tinatawag na buwa o uterine prolapse. Ang uterine prolapse ay nararanasan kung ang kalamnan at litid ng balakang ay humihina at hindi na kayang suportahan ang matres ng isang babae. Pag nakatayo yung isang babae, may tinatawag tayong pelvic diaphragm na sumusuporta yan ng mga internal reproductive organs. Pag itong pelvic diaphragm ay nanghihina at saka yung mga ligaments ay nanghihina dahil nga paulit-ulit na i-stretch, bumabagsak ngayon yung internal reproductive organs ng isang babae doon sa vagina. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagdurugo ng ari, pakiramdam na nakaupo sa parang bola, nilalabasan ng likido sa ari, namang problema sa pakikipagtalik, mabigat na pakiramdam sa balakang, hirap sa pag-ihi at palagi ang pagkakaroon ng impeksyon sa pantog. Yung mga babaeng at risk sa condition na ito ay yung mga babae na paulit-ulit ng anak ng normal na nasa puwerta dumadaan yung baby. Yung kay Aling Densya naman, nakita natin sa history niya, wala siyang pregnancies. Ang nakikita kong problema dito baka naman kasi meron siyang mga congenital defects sa supportive tissues niya, sa ligaments, doon sa muscles niya o sa fascia na nag-cause ng paghihina ng suporta at hindi na maintain ang internal reproductive organs doon sa kanilang normal na position, kaya lumalabas sa puwerta. Paalala ng mga eksperto, may mga paraan para maiwasan ang buwa. Siguraduhing mag-ehersisyo na makatutulong para palakasin ang balakang. Iwasang magbuhat ng mabibigat. Gamutin kung nahihirapang dumumi. Ang talagang management dito is surgical intervention dapat, no? We need to do a vaginal hysterectomy. Tatanggalin natin yung matres sa pamamagitan ng puwerta. Pero hindi natin nagagawa dahil nga si Aling Densya may sakit sa puso at may sakit din sa baga. Unless na-clear siya ng internist niya na pwede nang operahan, hindi natin siya maoperahan. So, ang gagawin natin dito, supportive lang.